Tuwing Enero, inaabangan ang kapistahan ng Santo Niño. Pero iba ang kapistahan ito. Pakisuot po ng maayos ang inyong face mask at face shield po. Panatilihin po ang physical distancing. Dahil ipinagdiriwang ito sa panahon ng pandemya. Ang mga deboto ng Santo Niño de Tondo, sinuong ang panganib na dala ng COVID-19 para ipakita ang kanilang debosyon sa Batang Jesus. Debosyong nagsimula 450 taon na ang nakararaan. Panalangin sa pag-inesenso ng imahe ng Santo Niño. Ganito ang kapistahan ng Santo Niño de Tondo noong isang taon, gaya ng nakasanayan, makulay, maingay, masaya. Maraming deboto ang sumama sa prosesyon sa mismong araw ng pista. Sa Lakbayo Festival naman sa bisperas ng pista, may parada ng iba't ibang imahe ng Santo Niño. Iba-iba rin ang suot ng mga imahe na parabang ordinaryong tao. Pati mga bata, nakikisaya sa kapistahan ng Batang Jesus. Ngayong may pandemya, malaki ang pagbabago. Mag-iiwan ng marka sa mahabang kasaysayan ng debosyon sa Santo Niño ang pagdiriwang ng kapistahan habang nanalalasa ang COVID-19 pandemic. Nataon pang ipinagdiriwang din sa taong ito ang 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Kinansela ang prosesyon ngayong taon. Masasabi raw na ngayon lang ito nangyari sa loob ng mahabang panahon. Para maiwasang magkadikit-dikit ang mga tao, kailangan nilang tumungtong sa mga hugis bilog na nakatatak sa kalsada. Kaya tila ba tuwid na tuwid ang mga hanay sa labas ng simbahan. Kontrolado rin ang bilang ng mga taong pinapapasok sa Santo Niño de Tondo Parish. Sa pagitan ng mga misa, kailangan i-sanitize ang mga upuan. Naka-face mask at face shield ang mga nagsisimba. Malayo ang pagitan sa isa't isa. Mula rito, matatanaw ang orihinal na imahe ng Santo Niño na dala ng mga Kastila, mahigit 4 na siglo na ang nakararaan. Nasa mataas na lokasyon ito bilang proteksyon sa imahen na minsan nang nanakaw. Base sa kasaysayan, dumating ang Santo Niño de Tondo sa Luzon dala ng grupo ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1569. Pumapangalawa lamang ang Santo Niño de Tondo sa Santo Niño de Cebu sa katandaan. Ang Santo Niño de Cebu kasi, ibinigay ni Ferdinand Magellan kay Raja Humabon noong 1521. Ang unang landing kasi ni Miguel Lopez de Legazpi ay sa Cebu. Pagkatapos niyang maitayo at maging community ang Cebu, lilipat siya sa Maynila para itatag ang bagong sentro ng kapangyarihan ng Espanya. Sa lugar na tinatawag natin ngayong Maynila, nakaharap nila ang nooy hari ng Tondo na si Lacandula, na kalaunan ay magpapabinyag bilang Kristiyano.
makukumbinsi ng mga Agustinong pare na magpabinyag si Lacandula bilang Kristiyano. So, ang pangalan niya noon ay ipinakilala ay si Lacan Bunaudula, magiging Carlos Bunaudula, base sa pangalan ni Haring Carlos ng Espanya. Pinaniniwalaang ang kinatatayuan ng simbahan ng Tondo ang mismong lokasyon ng bahay ni Lacandula. Itatayo nila ang simbahan ng Santo Niño taong 1572. So, sa mismong bungad ng dagat, ay itatayo ang tinuturing na kaharian ni Lacandula na magiging simbahan ng Santo Niño. Dahil nga parang madali nilang naipakilala na ito yung nakapagpasipay kay Lacandula. So, naging magaang sa kanila yung pagpasok ulit ng Santo Niño. Ang imahe ng Batang Jesus, nakabihis hari. Pero noon man o ngayon, ang kinagigiliwan daw ng marami ang kanyang pagiging bata. Ito ay bata, no? Nakangiti, no? Walang malay na panatag ang loob natin na kahit tayo ay maraming dinadalang kahinaan sa buhay, hindi natin madadama yung marami kang kasalanan, marami kang kapagkakamali. Actually, kung makita mo yung simbahan ng Tondo, yung nasa harapan. Isa si Mark Dave Saad sa napakaraming demoto ng Santo Niño. Sa kapistahang ito, siya ang naghandog ng korona at iba pang aksesorya nito. Itong taon na to, sa pakikisa natin sa ikalamandaang taon ng Kristyanismo sa Pilipinas at regalo na ulit natin sa Niño, nakapagbigay ulit tayo ng isang set ng korona at aksesorya sa Niño. Iba kasi nag-donate ng damit. Pero gawa pa rin sa pilak, tinubog sa ginto. Mm-mm. Pag sinabi aksesorya, ano yung... Yun yung bota, yung baston, at yung globo ng mahal na poon. Siya rin ang gumastos sa buong kasuotan ng Santo Niño noong 2019. Makahulugan daw sa kanya ito bilang taga-Tondo. 2020, nakapila ulit tayo. So, binigyan ulit tayo ng pagkakataon na makapagpadamit sa kanya. At suot pa rin yung dating corona, yung 2019 na corona. Okay. So, kung totoo siya, isang set pa rin talaga siya. Binantaya ni Dave ang bawat proseso at detalye ng pagdadamit sa puon. Pagkaharap mo siya speechless ka? Parang tulad yung huling corona, parang hindi mo alam kung pag... Alam mo maganda yung natapos, pero hindi mo alam, hindi ka sigurado na kapag nakaputong na ba yung corona, nakasuot na sa kanya yung damit, ano yung magiging itsura niya. Kasi sabi nga ng mga nagbibihi sa Santo Niño nung araw, iba-iba itsura niya. Minsan bata, minsan parang medyo teenager na, minsan batang-bata ang itsura. So yun yung feeling ko na may kaba palagi na pagka nasuot. Pero kapag natapos na, nakita mong... Kompleto, buo, mula ulo hanggang paa, nakangiti ang Niño, masaya. Kwento ni Dave, bahagi na ng buhay niya sa Santo Niño de Tondo mula pagkabata. Mahilig din daw siyang mangulekta ng iba't ibang imahen. Nagsimula ako ng 2017, yun na nakakapagtaka Ang tagal ko na nangungoleksyon ng santo pero wala akong replika ng Santo Niño sa hindi ko alam na rason. Siguro talagang marunong gumawa ang Diyos ng dahilan at ng tamang oras kung kailan at para saan. Tumanggi si Dave na sabihin kung magkano ang gastos sa pagpapagawa ng damit, korona at aksesorya ng puon. Sa pagkaalam ko sa mga ganyan, meron din kamahalan, di ba? Ano yung siguro nagiging motivation mo no, na para magbigay ng ganun sa Santo Niño? Ang pagpapadamit, pagpapakorona sa Niño, hindi ito isang karangalan. Hindi rito isang oportunidad. Ito'y isang pasasalamat sa pang-araw-araw na blessing, pagpapala galing sa Santo Niño, at paraan ko na din na para hikayatin yung mga taga-Tondo rin na kaya pala namin magbigay para sa mahal na poong Santo Niño. Sa aking pagtatanong-tanong sa ibang nakakaalam, maaaring umabot sa higit kumulang 200,000 pesos ang buong kasuotan ng poon. Meron ka bang na-feel na parang na-bless ka after noon? Yung pang-araw-araw lang na bigyan ka ng bagong umaga, bigyan kayo ng pagkain, napakamalaking milagro na. Ngayon, kasama na rin ni Dave sa debosyon sa Santo Niño ang mga anak na sina Zebedee at Zarina.
Si Zebedee nga, may sarili ng imahen ng Santo Niño na pinagtulungan nilang bihisan para sa pista. Natiyempohan din namin ang isa pang tradisyon ng mga deboto ng Poon, ang patanaw. Inilabas ni Dave ang imahen ng Santo Niño sa ground floor ng kanyang tirahan para matanaw ng mga nagdaraan. Pinuno nila ng bulaklak ang altar nito. Dati, pagkadadaan ng prosesyon ng madaling araw, yung prosesyon maringal ng Pinakadon prosesyon namin, Fiesta prosesyon, actually, ang patanaw talagang nasa labas. Dito sa may harapan ng bahay, para pagdaan ng prosesyon ng mahal na pong Santo Niño, nakikita rin siya ng mga sumasama sa prosesyon at yung mga taong nagdadaan na din. Ang ginawa ko naman is sa loob na lang ng bahay. Nga lang, syempre, may mga restriction na hindi muna siya pwedeng mahawakan. Pero ngayon, tatanaw na lang talaga. Literal na tatanaw na lang talaga sila. Hanggang dito lang sa loob. Siguro pwede naman dito. Oh, hanggang dyan. Oh, pwede na dyan. Hindi gaya ng dati, mas kaunti ang taong makakakita sa pinaghirapan ni Nadave dahil sa umiiral na community quarantine. Pero sa mga deboto tulad ni Dave, walang pinipiling panahon ang pagpapakita ng pagmamahal sa Batang Jesus. Sa mahigit 4 na siglo ng Santo Niño de Tondo, marami na ang nagpakita ng pagtatangi rito. Yan daw ang dahilan kaya kahit nabomba ang simbahan ng Tondo noong World War II, hindi man lang nagalusan ang imahen. Binitbit kasi ito ni Monsignor Jose N. Jovellanos sa kasagsagan ng pambobomba at tinago sa isang bahay sa Dagupan Street sa Maynila. Sa isang tahanan diyan, doon siya itinago. No, ibalik siya nung gawa na ang simbahan 1958, kasabay siya ng reopening ng Manila Cathedral. Kung nakaligtas sa gera ang imahen, hindi ito nakaligtas sa mga magnanakaw noong 1972. Minsan na kasing nanakaw ang Santo Niño ng Tondo, kaya nilagay nila ito sa mas mataas na lugar para mas maprotektahan ito. Dito nakalagay yung original na imahen ng Santo Niño na 450 years old na. Hindi ito yon, kundi nandun pa sa likod ng kortina at natatanaw lamang ng mga pumapasok sa loob ng simbahan. Sa isang pambihirang pagkakataon, pinayagan kaming makita ng malapitan ang imahen ng Santo Niño na dala ng mga Kastila. 450 taon na ang nakararaan. Ilang security personnel ang katuwang ni Father Villegas sa pagdadala sa antigong imahen sa opisina ng simbahan. Doon ko mas napagmasdan ng malapitan ang Santo Niño de Tondo. Ayon kay Father Villegas, walang duda na ito ang imaheng dala ng mga Kastila na mula pa raw noon hanggang ngayon nasa pangangalaga ng mga paring Agustino. Mahusay pa ang katawan. Kaya lumalabas yung mga cracks sa kanyang mukha. Tanda naman niya ng aging ng ivory. Kaya katulad sa Lanabal o ibang imahe sa Manawag, yung cracking, yung pinaka haspe or fiber, very natural yun sa movement ng composition ng ivory. Mm-hmm. Itong pilat sa pisngi ay bahagi na rin niya ng sinasabi nila na damage din niya nung siya ay nakawin.
ivory ang mukha, kamay at paa ng Santo Niño. Kahoy naman ang katawan nito. Ayon kay Father Villegas, itinigil na ang pagpapahipo sa imahen para hindi ito masira. Sa tagal na din ng panahon, dahil siya ay nilalabas, nahihipo ng tao o maaaring nagagalaw, nagkaroon ito ng damage yung fingers niya na nawala at pinalitan nung ito'y ayusin noong mga 2013. Magaraman ang suot ng Santo Niño de Tondo, tinitiyak daw na magaan lamang ito para sa antigong puon. So ang kanya namang binti ay nakatusok lamang dito, kaya kung mabigat ang kanyang balabal, the danger na mag-crack dito sa porsyon na ito, yun iniingatan namin. Kaya may support sa likod para ito ang humahawak din sa weight ng kapa. Sa kabila ng pag-iingat, nanakaw ang imahe na ito, 48 taon na ang nakararaan. Natuklasan na nawawala ito, nakita na nung umaga ng July 14, nawawala na sa altar ng Santo Niño. So, dahil ito ay, sabi ko nga, sikat na debosyon at kilala, kumalat ito national press o naging headline sa national TV, pati sa mga tabloid. Matapos manakaw ang puon, tumama ang bagyong Guring na isa sa pinakamapaminsalang bagyong nanalasa sa Luzon. Nagdulot ito ng malawakang pagbaha. Marami ang namatay. At napinsalang mga ari-arian. Nagkaroon ng paniwalang konektado ito sa pagkawala ng puon. Iniintindi ng mga taong nagagalitan lang dahil sa paglapastangan doon sa imahen na nawala. Ina-anticipate ng mga taga-Tondo noon na kaya ganung kalakas ang buhos ng ulan at magbaha, nagagalit ang langit doon sa pagkawala ng Santo Niño. Nagkaroon din ng panawagan noon si Amado Bagaching na mayor ng Maynila na isauli iyong Niño. Kasi inuugnay kasi ang kanyang pagkakawala doon sa Great Flood of Luzon noong 1972. Na hanggang ngayon, pinaniniwalaan ng mga taga-Tondo na kaya lumubog ang buong Central Luzon at iwalang tigil ang ulan dahil doon sa pagkakawala ng Santo Niño. Makalipas ang tatlong araw o July 17, 1972, nahanap ang nawawalang puon sa tulong ng Noy First Lady Imelda Marcos. Sa diary ni dating Pangulong Marcos, sinabi nito na inialok ng isa sa mga magnanakaw ang ulo, kamay at paa ng puon sa halagang 2,800 pesos. Kasi nakuha ito, chap-chap eh. Yung ulo niya, kamay at yung paa ay nakuha sa isang antique shop at ang kanya namang katawan ay ibinaon sa isang kanal. Kasama yung mga nagnakaw, pinaturo sa kanila kung saan nandoon yung pinagbaunan nila. Ang dating kura paroko na si Bishop Paulino sa Malacañang para kilalanin kung yung ipinipresent ba nila ay yun ang ulo ng Santo Niño. So pagkatapos nilang i-confirm, pinangunahan din ni Imelda Marcos ang pagsasayos ng imahe ng Santo Niño. Sinasabing sa loob mismo ng Malacañang inayos ang Santo Niño. Si Maximo Vicente Jr., ang anak ng batikang skultor ng mga imahen, ang nag-ayos sa puon. Nagpagawa din ng bagong korona at damit si Ginang Marcos para sa imahen. Bago mamatay yung gumawa, nakausap pa namin eh. Kasi may pinaayos pa kami mga gamit ng Santo Niño. At sa kwento niya, dahil bumabaha noon, sinundo siya ng mga sundalo, sakay siya ng amphibian. Sakay-sakay siya. At doon naglabas, sa kwento niya, naglabas si Imelda Marcos ng ginto para lusawin. Para gawing korona ng Santo Niño. August 2, 1972, mula Malacañang, ipinrosesyon ang imahen pabalik sa simbahan ng Tondo. Hinatid pa ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at Mrs. Marcos. Pagdating sa simbahan, pinaniniwala ang isang himala ang naganap. Tapos whenever na lalo po isa sa nakasaksi nito, si Rosario Cecilia Samson, retired teacher na noon ay 25 anyos lamang. Pero nandun kami sa steps nung sa highest na ano nung hagdanan.
Nung dumating na po yung Niño, pagkapasok na pagkapasok sa simbahan, kasi hinatid siya ni Nana, First Lady, biglang umaraw po talaga. Kaya talaga sabi namin, naku, may Raquel ito. Kasi ulan ng ulan eh, tapos biglang nung nandun na siya, umaraw ng bigla. Ilang araw na po ba umuulan nun? Mga 15 days po, if I'm not mistaken. Tagal po talaga eh. Ah, ulan ng kaya ulan. Nakakatakot na po. Oo, at baybaha na ho, ano? At bamba. Kaya hanggang ngayon, attributed sa kanya yung ganong kwento. Na umuulan, biglang umaraw pagkababa niya sa simbahan. Kaya hanggang ngayon sa mga taga-Tondo, memorable yung August 2. Ang paghihimala ng Santo Niño de Tondo, pinaniniwalaan ni Michelle Benavides. Bali, nung 2014 po, kasama ko po yung mga kasama ko sa simbahan, mga ibang pare. So nagkaroon kami ng youth gathering, nag-swimming kami. So during that swimming, enjoy po. Then nagtaka ako na biglang naka-feel ako ng sudden weakness sa lower extremities ko. So hininto ko yung pagsa-swimming, pahinga ako. Pero nung pauwi na kami, parang na-feel ko na parang may iba na. Hindi na ako makahakbang dito sa harap ng bahay. As in, pupunta ako ng CR, hindi na ako makapunta ng CR. Hindi na ako makapagsuklay ng buhok. Hindi na rin ako nakakain ng on my own. Parang biglaan lang po. Pati pagkain, ibig sabihin, pati yung kamay mo? Yes po. Nagpatingin daw siya sa ilang doktor pero walang matukoy na karamdaman ni Michelle. So, dito na lang po ako sa bahay. So, during those times na nasa bahay ako, nag-ano na lang ako, exercise, ganyan. Tapos, inom ng mga halaman, ganyan. Tapos, kumain ng mga healthy foods. Yun, tapos inano ko po talaga yung time ko sa pagpe-pray po talaga. Pero sinikap daw niyang mapatatag ang kanyang pananampalataya at kalaunan, unti-unti siyang nakalakad. Sa isang kabataan na gaya ko, talagang role model ko si Santo Niño eh. Yung debosyon ko talaga sa kanya, sobrang lalim. Mas nafe-feel ko, dahil nga bata pa ako, nafe-feel ko yung presence ni Santo Niño. Ang mga deboto ng Santo Niño, may kanya-kanyang paraan ng pagpapakita ng debosyon. Wow, ito ay yari sa silver. Ipinakita sa akin ng parokya ang koleksyon ng mga damit, korona, at maging alahas ng batang hari ng Tondo. Bukod sa mismong imahen ng Santo Niño de Tondo, iniingatan din ng parokya ang mga kagamitan ng puo na bigay ng mga deboto. Mga magagarang damit na namumutik-tik sa detalye at kahulugan. Halata mong pinag-isipan. Pinaghirapan at kinastusan. Mga ibang tela ay sinasabi nilang tiso de oro. Yung ibang ito naman ay yari sa inuod. Inuod. Ibig sabihin yung mga gold thread ang ginamit, gold hindi thread, siya oh. Hindi siya sinulid. Kumbaga talagang metal thread na galing yung iba galing Pakistan. Galing ng Spain, ito naman yung tinatawag nila mga plat thread. Gold pa rin yan pero plat ang pagkakagawa. Nakamamangharing tingnan ang kanyang mga kasuotang yari sa pilak at tinubog sa ginto. Noong unang panahon daw kasi, pilak ang isinusuot ng Santo Niño de Tondo. Ito namang damit na ito, kakaiba yung kanyang design. Particular doon na ubas at trigo umiikot. Ito namang damit na ito ay sa kopra, dahon ng saging, anahaw. Ito yung mga
sinasabi no kahit sa mga record na ang Tondo ay mayaman sa puno ng saging, sa mga kopra. Yung pinapalagay na ito rin ang suot niya nung bago siya nakawin. So, nung ninakaw siya, naiwan ito. Bakit kaya? Kasi kung kasama niyang kukunin ito, manonotis na ang daladala niya ay ang Santo Niño. Ipinakita rin sa amin ng parokya ang mga korona at iba pang alahas ng puon na bigay din ng mga deboto. Ang koronang ito may tunay na perlas at diamante. May ilang gintong aksesorya at alahas din gaya ng mga kwintas at singsing. Hindi ko naabutang isinosuot. Kagaya nito, may nakasabit pang singsing. Narito pa isang singsing. Ay, napakaliit naman ang daliri ng ninyo para ito ay isuot. Ibinigay din daw ni former Manila Archbishop Rufino Cardinal Santos sa Santo Niño ang kanyang kwintas bilang obispo matapos siyang maitalagang kardinal. Ito ay patunay ng malalim na debosyon din ng mga taga-Tondo. Ang iba ng taga-Tondo ang nagbigay, iba ng taga-ban lugar, na ipinapahayag ang kanilang pagmamahal sa debosyon at yung kanilang pananampalataya sa Santo Niño, sa ating Panginoon. No? Sa mahigit 400 taon ng Santo Niño, masasabing kakaunti ang kagamitang dinatnan ni Father Villegas. Iniipon daw niya ito ngayon bilang pagpapahalaga sa regalo ng mga deboto at sa mahabang kasaysayan ng imahin. Yun ang project ko din, sana mayroong maayos na iiwanan record na batayan ng kasaysayan ng Santo Niño. Obligasyon ko ingatan ito no, bilang kura paroko. Dahil kasaysayan na ito. Para sa maraming Katoliko, bukod sa kasaysayan, ang relasyon sa Santo Niño ay napaka-personal. Kahit sa panahon ng pandemya, may kanya-kanya silang paraan ng pagsasagawa ng kanilang debosyon sa batang hari na walang iba kundi si Jesus. Katoliko man o hindi, bahagi ng ating pagka-Pilipino ang Santo Niño. Na makalipas ang mahigit 400 taon, nag-uugnay pa rin sa ating mga ninuno. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.